Magandang araw mga tropa, ito na naman tayo. At ngayon ay talakayin naman natin ngayon yung itong issue ng politika. Itong si Secretary Teddy Locsin ay tinawag si Secretary Belo ng PUEA na idiots. Alam niyo kung bakit? Kasi ayon sa PUEA, meron temporarily ng deployment of health workers hanggang sa matapos ang resolution ng national state of emergency. Bukod sa mga nurses, ay ban din ang mga medical technologists, microbiologists, doctor, clinical analysts, respiratory therapists, pharmacists, laboratory technician, x-ray technician, nursing aide, operator of medical equipment, supervisor of health services, and repairman of hospital equipment. Basta sa may mga, ang mga trabaho na may katungkulan sa ating health, mga health facilities, mga ganan ay ban, temporarily ban, papunta sa ibang bansa hanggat sa hindi pa natatapos ang crisis dito sa atin. POEA order was signed by Belo and Bernard P. Olalia, Esterilita Hison, Alexander Asuncion, and Felix M. Oca. Hindi na impress si Locsin kay Belo at iba ang mga at ang mga tauhan ng POEA. Country first reasoning while treating nurses like wage slaves. Sinabi rin ni Locsin na sa tingin nila ay nakagawa sila ng makabayang paraan. Pero hindi. Hindi sila nakagawa ng makabayan. Dapat sa kanila ay mag-enroll sa nursing school at matuto ng kanais-nais na kapaki-pakinabang at manatili rito at dito magtrabaho. Parang ganun ang sabi ni Teddy Locsin. Galit na galit si Teddy Locsin dahil nga naman iniisip nga naman ni Teddy na ni Secretary Teddy na dapat kasi yung ibang mga nag-aral ng nursing at mga doktor basta yung mga health workers ay sila sa tuition nila ay talagang gumastos sila ng malaki. Kaya yung iba napipilitang mag-ibang bansa para sa makabawi, makatulong sa magulang. Kaya sila pumunta sa ibang bansa. At sinabi rin ni Teddy na kung gagawin ninyo na tapatan ang sweldo ng ibang bansa sa mga nurses dito at mga iba pang health workers ay maaring mangyari ang sinasabi ninyo. Kaya sila nag-ibang bansa dahil gusto nilang makaahon sa hirap ng buhay. Yun ang sabi ni Teddy. At ayon sa tweet ni Teddy, "What is this? Have idiots ever heard of constitutional right to travel especially to get the hell out of here and get decent jobs and decent pay abroad? Government can ban those whose education it financially supported, not those who had scraped to pay tuition." Ayon sa tweet ni Secretary Teddy Locsin Jr. Yun na nga po. As kumbagay, kung kayo, anong reaction nyo? Pabor ba kayo sa temporary liban ng mga health workers natin hanggat di pa natatapos ang crisis ng COVID-19 dito sa Pinas? O pabor kayo kay Teddy Locsin na dapat ay hindi iban itong mga health workers natin? Sari-saring opinion ang mangyayari dito sigurado. Kasi meron, alam mo, mga netizens natin ay may kanya-kanya rin yung mga opinion na dapat ating mapakinggan. Abangan natin yan sa mga balita o kaya sa Facebook, sa social media, kung anong mga opinion, reaksyon ng mga netizens. At
ito ang akin namang dahil sa ako ay may may anak ni nurse, sa akin ay pinapaano ko rin ang pagiging makabayan ko. Kung tutusin, gusto ko rin magtrabaho rin dito yung aking anak para mas pagsilbihan din niya ang bayang Pinas. Dahil alam naman natin, mahal natin ang bayan eh. Kumbaga, dapat medyo taasan ang sahod ng nursing, nurses o iba pang medical health workers para naman makabawi sila sa mga nagastos nila sa pag-aaral, mga binigay nilang oras at hirap sa pag-aaral. Yun lang ang aking opinion. Gusto kung totoo, kung ako masusunod, gusto ko siyang magtrabaho na lang dito. Pero dahil nga sa minsan kahirapan ng buhay, napipilitang mang ibang bayan ang mga medical health workers. At yun lang mga tropa, hanggang sa muli. At sa mga bago pa lang dito sa aking channel ay excuse me, huwag niyong kalimutan na i-like yung subscribe button. I-click yung subscribe button. Tapos yung notification bell para sa mga upcoming videos na gagawin ko. Saka comment na rin kayo sa inyong gustong sabihin, sa inyong opinion. At hayaan nyo, re-replyan ko hanggat makakaya ko. Hanggang sa muli, maraming salamat. Given that's how we live it, don't be mad at the system. It's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians. The truth.